Pastor sa splinter na sekta sa Seventh-day Adventist na si Pastor Joel Apolinario na naunang nakasagutan ni Pastor Apollo K. Buloy ang nahatulang makukulong habang buhay dahil sa money investment scam. At naunang daming nagagalit kay Kibuloy dahil siya ang umano'y nagpasara sa Kapa Ministry International yung pyramiding scheme. Kapa founder ng community founder ng Kapa Community Ministry International na si Pastor Joel Apolinario. Nagkaroon nga tayo ng issue sa kanya noon at tayo nga pinagbuntunan ng maraming batikos ng dahil sa ito ay ipinahuhuli ng ating batas, ng ating gobyerno. Pero labag pa rin sa batas ang ginagawa. So, nangyari noon na napakaraming nangalit sa atin kasi ako raw ang nagpasara ng Kapa. Hindi naman. At matapos nasara, talagang daming nagagalit kay Kibuloy, no? Nahinto ang naturang investment scam. At daming kumita, yung nauna, may banat si Pastor Joel Apolinario kay Kibuloy. Yung mga kaanib daw ni Kibuloy ay pinaglilimos kahit saan. Membro ni Kibuloy nagpalimos sa airport para ibigay kay Kibuloy. Eh, anong ginawa mo dyan? Ha? Anong ginawa mo dyan? Yung mga members mo sa baba, anong ginawa mo? Sinususulan mo ang presidente na ipapasara ang Kapa. Bakit? Anong purpose mo doon? Kasi wala nang membro mo na nagbinta ng photo? Naku, Kibuloy. Yun ang banat ni Pastor Apolinario. Noong pamang taon, 2017, August hanggang 2018, meron ng 120 cases sa syndicated estafa na amounted mga million yon, no? 7.16 million, mga kapatid. Pero nagtago, ganap na sarado ang Kapa International 2019. Nagtago si Apolinario, nahuli taong 2020. Sino bang mag-akala na sa banat din ni Apolinario tungkol sa panglilimos sa mga kaanib ni Kibuloy, si Kibuloy ay iisasalang sa Senado ngayong 2024. Kumusta? Merry Christmas at advance Happy New Year sa lahat natin mga kapatid. At happy sacerdotal anniversary ni Father Abby Arganiosa, ang aming theological advisor. At happy birthday din, uy, kay Atty. Maruel Liasos, ang ating CFD legal consultant. Attorney, happy birthday. At sa lahat na mga nagdiwang sa kaarawan ngayon. At maaari kayong magka-suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pagikayat sa mga kapatid dati, mga katolikong magsubaybay. At kung bago ka lang sa ating channel, huwag kalimutang mag-like kung nakapadaan ka lang at mag-subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Maari din kayo makatulong sa pamamagitan ng Super Chat
sa ating channel o kaya Super Thanks o membership sa ating channel, mga kapatid. So, imagine yung banat ni Apolinario kay Kibuloy noon, no? Na ano daw? Membro ni Kibuloy nagpalimos sa airport para ibigay kay Kibuloy. E anong ginawa mo dyan? Ha? Anong ginawa mo dyan? Yung mga members mo sa baba, anong ginawa mo? Sinususulan mo ang presidente na ipapasara ang kapa. Bakit? Anong purpose mo doon? Kasi wala nang membro mo na nagbinta ng photo? Naku, Kibuloy. At dahil sa banat na ito ni Apolinario, sa takbo ng taon 2023, yon nagiging mainit naman ang isyu ng buksan ni Senador Reza Hontiveros at may resolusyon na isasalang sa investigasyon sa Senado si Kibuloy para sa naturang isyo. Kilalanin natin si Elias Jackson, dating miyembro ng Kingdom of Jesus. Yun, ilan lang sa mga miyembro ang pinakilala at meron pa umano na mga miyembro na inabuso. At ito ang mainit na sasalubong sa 2024, mga kapatid. Sa pagkakataong ito, buksan muna natin sa panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Holy Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. O God, you have instructed the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit. Grant that through the same Holy Spirit may always be truly wise, rejoice in his consolation. To the same Christ our Lord. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay sa atin, welcome. At naunang sa interview kasi ni Pastor Apolo Kibuloy kay dating presidente, na noo ay presidente pa, Rodrigo Duterte, tungkol sa kapa, doon nagsimula na ang presidente nag-utos mismong ipasira at kasuhan ang utak sa kapa international, mga kapatid. Itong bahagi sa pahayag ni Kibuloy. Kapa founder ng community, founder ng Kapa Community Ministry International na si Pastor Joel Apolinario. Oh, nagkaroon nga tayo ng issue sa kanya noon at tayo nga pinagbuntunan ng maraming batikos ng dahil sa ito ay ipinahuhuli ng ating batas, ng ating gobyerno. Pero labag pa rin sa batas ang ginagawa. So, nangyari noon na napakaraming nangalit sa atin kasi ako raw ang nagpasara ng kapa. Hindi naman. At dahil diyan, may banat din si Pastor Joel Apolinario. Ito si Pastor Joel Apolinario ay sa Splinter Group. Dami naman mga Splinter Group sa Seventh-day Adventist, mga kapatid. At radio anchor person ito at nagiging politiko din, pero di nanalo. Maaalala ninyo, noong nakalipas na eleksyon, tumakbo ito Senado, di po ba? Ang banat din niya kay Kibuloy. Membro ni Kibuloy nagpalimos sa airport para ibigay kay Kibuloy. E anong ginawa mo dyan? Ha? Anong ginawa mo dyan? Yung mga members mo sa baba, anong ginawa mo? Sinususulan mo ang presidente
na ipapasara ang kapa. Bakit? Anong purpose mo doon? Kasi wala nang membro mo na nagbinta ng photo? Naku, kibuloy. At dahil diyan, umaksyon agad ang presidente na matalik na kaibigan ni Kibuloy. At sabi ni Presidente Duterte na ngayon dating presidente, that is pyramiding. When it is good to be true, it is fraud. Biro mo yung 100,000 mo would earn 30,000 a month. That is why NBI, sirahan mo na sila at dalhin mo doon sa upon my orders. Upon my order. Oh, yun. Order talaga. Kaya nasira, daming mga million-million, thousands na investment dahil na-freeze ang pera nito, no? Na di na nakuha. At umabot ba dito sa Osamis yung branch ni Apolinario, no? Diyan sa Santo Niño ba yun? Oo, umabot ba? No? Malapit sa kanilang bradtata ang office, ha? At meron silang, merong license na yung license, hindi license, yung ID ng Kapa Ministry na nakalagay na yung pera ay kusa mong dinodonate. Yun ang inilagay. So, delikado talagang di na makuha dahil merong nakatatakusang idinodonate. Anong purpose ni Apolinario dyan, sabi niya? Isang religious organization na ang tanging layunin lang po nito ay maiahon sa kahirapan ang mga membro ng Kapa. O yun, maiahon sa kahirapan ang membro ng Kapa. Yung mga nakauna, no, dami ng mga pyramiding scheme na nangyari, isa na yan yung pumutok noon, Disyembre din yon, no? Aman. Oh, yung Aman. At pagkatapos sa Aman, sinundan pa ng yung tinatawag na Pretty Pink ba yun? Pretty Pink. Oh, isa sa mga otak diyan ay may koneksyon noon sa mga miyembro ng Koratong Balileng. Pero iwan ko kung buhay pa ba hanggang ngayon yung gumagawa, no? Dami ding na naloko sa ganyan. Iya, kahit yun ang purpose ni Pastor Apolinario, anong dahilan na napatunayang guilty sa investment scam lang ito, ha? Hindi pa kasali dito yung pagdakip niya nang nagtatago sila, di po ba, ng joint operation sa PNP military, mga kapatid, may napatay yun. At daming mga high-powered firearms na nakonpiska galing mismo sa grupo ni Apolinario. Ayon kay Atty. Ray Cartahano sa interview ng Radyo Bumbo, mga kapatid, Cebuano ito, isasalin lang natin sa Tagalog, ito ang pahayag ni Atty. Cartahano. Well, ni render mag-decision, no, ang Regional Trial Court sa Butuan. So, Regional Trial Court ng Butuan ang naglabas ng desisyon. Imagine, habang buhay na makukulong. Ipa-implement ang provision sa atong balaod, no, actively i-prosecute ni sa atong Securities and Exchange Commission. Expected ni siya, no, bumibon. Ang balaod ni Kuan ni Daog din sa aning klaseng scam. So, ang batas ay nananalo sa ganitong ore ng scam. No, so, kabalo man talaga ng tagmang kaila, mga amigo. Alam naman umano na maraming mga kakilala na... No, apil sa pamilya, Bumboy-Bon. kasama pa yung mga pamilya umano na sumali. Lalo na diyan sa General Santos City, dami.
ng 2018 yun, nang inimbita kami para mag-lecture doon sa General Santos City, daming mga tao sa supermarket, sa mga malls, at sabi ng nag-imbita na namin, alam mo brother, bakit maraming mga tao ngayon na parang nagpipista? Dahil ito sa Kapa Ministry na investment. Kumikita talaga. Oh, yun. So 2018, di pa yun pumutok. 2019 na yung na-interview ni Kibuloy si Presidente Duterte noon na ngayon dating presidente na nag-utos sa NBI na isigawa yung raid talaga. So tuloy natin si Atty. Ray Cartagena sa interview ng Radyo Bombo. Investan eh, ba't ang atong tanawan mga na ibalaod? No, na ibalaod nga nidaog din eh. No? So ang tingnan natin, may batas na nanalo. Type of case nga clear yun diha sa decision sa husgado, kausa ni siya ka-scam. So batay sa decision sa korte, ito'y isa talagang scam. Siguro ilan sa inyo dito nakikinig sa atin nag-invest din sa may investment din nitong tinatawag na Kapa International Ministry. Ilan kayang libo, milyon nakuha ba ninyo ang investment ninyo? Tuloy natin. Una, ang giklaro sa husgado nga wa ni sunod ni sa pamaagi sa Securities Regulation Commission ni kuhag investment, no, maskin na giingon nila donation. So nilinaw umano ng korte na ang Kapa Ministry International ay hindi sumusunod sa regulation talaga at kumuha, pumasok sa investment. Pero giingon sa husgado nga kanisya usan ni siya ka pangolekta, no, na i-promise nga na i-return. Yun, dahil ang investment, although sa sa mga ID nito ay kusa talagang parabang offering lang, no, pero may return talaga at isang uri talaga ng pyramiding. Pero ang gibuhat sa Kapa, ilang gigawas nga murag na i-religious nga connotation, nagigawas nga donation, nga voluntary. Yan, donation, voluntary. Nakalagay yan sa mga ID ng miyembro ng Kapa. No? Pero, di lahat na mga branches na nagdala nito ang nasampahan ng kaso dahil meron pang mga kahit dito sa Osamis, no? Okay, tuloy natin. Pero ang giingon sa itong SEC nga usa ni siya ka solicitation, no, pangolekta sa contribution nga naay commitment nga ibalik ang kwarta nga kung ani mong buhaton kinahanglan nimo og permit. Ayon sa korte na kung ganito talaga ang paraan, no, kailangan ang permit paprubaha sa SEC. Kailangan ma-approve ito sa Securities and Exchange Commission. Diha lang mismo naipit na ang Kapa. Naipit ang Kapa dahil walang approval. Di man tayo basta-basta mo engage og negosyo sa nasod nga walay permiso. Mm-hmm. So hindi pwedeng magiging kabahagi sa investment sa bansa kung walang pahintulot. Birno. Mm-hmm. So diha sa pala, pamahalaan. Mismo klaro na ipit na kaduha. So sa pamamagitan diyan ayon sa paliwanag ni Atty. Ray Cartagena, ayon, naiipit yung Kapa International Ministry daw. Ilang commitment nga kanang pagbalik og kwarta, wa na tinuod na siya. Mm-hmm. Yung commitment nila na ibalik ang pera, hindi nagiging totoo.
kay gingon sa husgado mong Buibon nga usa ni siya ka Ponzi, mm-hmm. Ponzi like scheme, mm-hmm. nga ang budato katong mga nauna, mm-hmm. oh, yung magiging mayaman yung nauna. So swerte yung nauna. Kawawa yung nahuli. Ha? Nag-invest ng huli? Buti na lang, may kakilala ako. Million ang kanyang investment. Pero, nang pinasok niya ang cheque sa million talaga, oh, kaibigan ko yan, pinasok, tinanggap sa Kapa Ministry, abay! Na desisyon ng isarado. Yon nakapasok na ang cheque niya. Na desisyon ng isarado. Pero dahil may mga connection din siya, buti siya, nakuha niya ang kanyang investment. Ang kawawa, yung karamihan na nag-invest na hindi talaga nakuha. Okay, tuloy natin si Attorney Kurt Hano. Naulahi ang apektado. Oh, yon, apektado talaga yung huli na nag-invest. Lalo na yung dahil nahikayat sila, unga ano, may nakabili ng sasakyan, may naka gawa ng bahay dahil nauna kasi. So kaya nag-invest din sila. Pero nasa huling bahagi na sila at nadesisyonan na isarado. So anong nangyari sa investment nila? Di na nakuha. Maliban lang sa kaibigan ko na nag-invest ng million dahil sa connection, nakuha pa niya. Nakuha talaga niya. Oh. So, yung iba na walang connection, hindi na yun makuha. Tuloy natin. So, marami, no-brainer on tabong baybon, pero siyempre, nakabalot ang kaning natin mga siguro, nagantag mga kaila mong baybon, ganing ganyo po dani, mm-hmm. no, sa pag-invest sa Kapa. So, marami talaga ang sumali sa Kapa dahil nakita naman nila na yung mga nauna, meron ng mga sasakyan, walang pagkakaiba sa ama noon. Naalala nyo ba yung ama? Aman? Walang pagkakaiba sa Pretty Pink noon. Ganon din. Maglagay ka ng pera, babalik yan isang linggo na may tumutubo na. Oh. Pero umabot ang punto na itinakbo sa nagdala. Lalo na yung sa Pretty Pink. Iwan ko kung nahuli ba yun. No? Itinakbo sa nagdala ang pera. Daming kawawa talaga. Tuloy natin. Kung ilang ipa-approve ni Bomboy Bon, pagkatapos kung i-approvehan ni sa atong SEC, wala na ipit ang Kapa. Okay. Pero I'm sure, kung ilang i-apply unta ni sa SEC, di po man i-approvehan sa SEC kung di hatagan o kaning giningon ng mga safety nets. Okay. Ang publiko. Mm-hmm. O dito lang sa punto nga wala approval, igot. So, sa punto na walang approval sa Securities and Exchange Commission, ang ginawa nila ni Pastor Jewel Apolinario, doon naipit siya. Habang buhay na pagkakulong ang hatol ng korte. Okay. Na din ang Kapa. No? Kaya kung nai-approval ang tani siya, maskin mo commit sa 100% per month, usan ni siya kaligal nga pamaagi. Okay. Pero dikto pa lang sa walay approval, dikto pa lang naipit na ang Kapa. Mm-hmm. Pero nagabit ni Bumboy Bon, siyempre, wapod na sunod ang ilang commitment. Sunod ka, tungod kayo na yung mga complainants ng reklamo. Yes. Wala yun na balik ang ilang investment. Mm-hmm. Meron talagang mga nagreklamo. Kung ibalik natin, noon pang taong 2017, August, hanggang 2018, may reklamo na 102 cases of syndicated estafa. Di pa pumutok yung pagpapasarado sa Kapa, tapos may interview sa SMNI ni Pastor Apollo Kibuloy si dating Presidente Rodrigo Duterte.
Tapos na interview, yun na. Senarado na. At daming nag-rally yun, no? Daming mga galit. At sino bang mag-akala na dahil sa pagpasarado ni Kibuloy sa Kapa, nasara talaga. Dahil may order ang presidente. Pero bumana at isyong nakita ni Apolinario kay Kibuloy itong pagpapalimos sa kaniyang mga miyembro. Miyembro ni Kibuloy nagpalimos sa airport para ibigay kay Kibuloy. E anong ginawa mo dyan? Ha? Anong ginawa mo dyan? Yung mga members mo sa baba, anong ginawa mo? Sinususulan mo ang presidente na ipapasara ang Kapa. Bakit? Anong purpose mo doon? Kasi wala nang membro mo na nagbinta ng photo? Naku, Kibuloy. At sino bang mag-aakala na 2019 pa yung pahayag na yan, na ang pahayag na yan ay magiging mainit na isyo din sa huling bahagi ng 2023 dahil sa resolusyon ni Senador Risa Hontiveros, mga kapatid, na isasalang sa Senado si Pastor Apollo Kibuloy dahil sa mga abuso sa mga miyembro daw sa pagpapalimos nito. At ito ang nauna nang ipinakita ni Senador Risa Hontiveros. Kilalanin natin si Elias Jackson, dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, na ikikwento ang mga karanasan niya. Dating miyembro na inutosang nangungulikta. 1999 po, hindi po ako nakapagtapos ng second year high school noong time na yun. Kunti na lang, last exam na lang sana. May dumating na yung parang youth leader na nag-invite sa amin yung papa ko, mama, kinausap na mayroon daw activities. Yung May kasi yun, papasok na yung May, yung youth camp, tinatawag na youth camp. Nadala po ako, isang bus po kami noon, mga young people po, mga underage kadalasan sa amin. 15 years old po ako, nasusolicit kami, di pulog, so, punta kami ng Pagadian. Sa Bongga del Sur, sa Bongga del Norte, buong Misamis. Di Pulog, Pagadian. Of course, Osamis, dami diyan. Di ba? Naalala niyo, kahit kakain lang kayo sa karinderya, meron ng mga harana. Occidental, buong Misamis Oriental. So, marami kami Christine noon, kaidaran ko. Pinapaglimos kayo, basically. Sa rikit na niyan. Minsan, tatlo kami, nangaharana, mga beginners. Akala ko nga, yung remittance ng 150 araw-araw noong 99, malaki na yun. First time yan. Yung pala, tag 800, 1,000. Hindi pa pala sa kontento noon. Noong 99, yung youth camp po, isang buwan po kami ng youth camp. Then after noon, nag-full-time na kami. Ilano kami, pinalusip po kami na mag-full-time. Noong umpisa po talaga, 99, dalawang buwan lang po yun, mayroon po kaming 10% o 20% po ibalik sa amin. Yung afternoon, after youth camp, nung nag-area pa rin kami, wala na. Limit all talaga, 100%. Tapos, so, noong una, merong ilang porsyento na ibalik sa kanila. Pero, nang matagal na, wala na talaga. 100% na ang dapat i-remit batay sa pahayag ng dating kaanib ni Kibuloy. Pag sabihin lang, kuha ka lang ng pangkain mo. Tapos sabihin pa na huwag kang magnakaw dahil blood money yan. Pangkain lang, huwag kang kukuha ng kahit piso dyan. Kasi pag kukuha ka, kakita yung ama, natawag kasi na ang yung Panginoon, maging anong parusahan ka, ganun, may karma. Pinaparusahan ba kayo pag di kayo nakakolekta? Nung bago pa ako, nasampal ako noong December 1999. Unang sampal ko yun. Yung ministro kasi, yung remittance ko doon dati, 500, 400, 300. Pinakamalit ko 300, 500. Kasi hindi ko naman alam talaga yung ano. Hindi kasi ako lumaki sa ganyan. Kami naman po sa full-time, buong taon, buong buhay mo, doon ka na sa loob. Yung pinakamatindi po, yung palo talaga. Noong 2000, hindi ko malimutan. Mahigit 50. Grabe, no? At gagawin daw, sabi ni Senador Pimentel, ang kanilang investigasyon pagpatawag kay Kibuloy in aid of legislation. Pero may banat si Atty. Topacio dito, ang abogado ni Kibuloy.
Ang Senado po ay hindi korte. Sinabi na po yan ng Korte Suprema. The Senate is not a court, it is not the police, it is not an investigative agency. Its job is to legislate. In the same way that courts cannot legislate, the Senate or the House cannot determine the guilt or innocence of anyone. Totoo. Itong hamon ko kay Senator Antiveros. Ha? Di tulungan ng tanggapan niya na mag-file ng kaso sa korte. Bakit sa Senado? Okay, so naunang sinabi ni Senador Pimentel na hindi sila pulis, hindi sila korte para magdesisyon kung sino ang may sala. Pero gawin nila ito in aid of legislation. Dahil kay Senado, kay Senyor Aguila na kasalukuyang may kaso din na isinilalim sa investigasyon, may nagawa na daw na batas tungkol diyan. So, kaya intayin natin mga kapatid ang isa sa gawang investigasyon ngayong 2024. 'Yon. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.